Okay, paano man natin gagawin to? Yeah. Ito, exclusive interview for the Schizo Archives. Kasama natin si Mr. Jay Contreras ng Bandang Kamikaze. Yeah! Interview para sa Circus Mailing List. Bati ka muna, Jay. Hello, binabati ko kayo. Ako si Jay. Okay. Impromptu lang to, kaya wala. Okay. Question one. Kailan at paano mo unang na-discover ang bandang Eraserheads at ang music nila? Mga 1990... yung ultra-electromagnetic pop. Tapos yung kaibigan kong may banda dati na Agnes Day, si Volter Ball, sila yung nagpakit sa akin ng ultra-electromagnetic pop. Yun yung una ko nakits. Nagmura sila, kaya nakakatawa. Parang sila pala yung una ko narinig nagmura na Tagalog. Simula nun, nahanap ko na kung nasan sila. Kung may sila sa TV, lagi yung inaabangan, tsaka sa radyo. Yeah. Number 2. Ano ang pinaka all-time favorite Eraserhead song mo at bakit? At least kung ano yung una mo maisip ngayon. Alapaap. Tsaka... ang dami, basta siguro alam pa Dr. 62 tsaka Light Years. Bakit? Yung alam pa nakaka-relate ako. I'm high sa Mumbai. Yung Dr. 62 pang trip siya pag basta, masarap pakinggan. Tapos yung Light Years, ang ganda nung kanta, sobrang maganda. I Want to Cry. Yeah. Number 3, ano ang pinaka all-time favorite mong Eraserheads album at bakit? Circus sa Caterpillo. Yung sila lang yata yung album na hindi pa tapos yung kanta, alam mo na yung next song. Hindi mo alam yung, kumbaga hindi mo inaaral yung kanta, alam mo talaga yung buong album. Alam mo bawat filler, alam mo yung filler, alam mo yung... parang alam mo yung story na ginagawa nila, parang ganun. Kahit yung personal jokes nila para kasama ka. Yes. Number 4. Kailan at saan mo sila napanood ng first time? Sa Club Dread yata yun. Club Dread ko sila muna napanood. Tapos, ang una kong encounter, basta lasing na ako, bata pa ako, may nabangga ako sa Club Dread. Tingin ko, ang tangkal, jelly, ang kapo. Siya pala yun. Tapos, yun, sa Club Dread, siguro mga ganun taon bago mag 1995 yata yun, bago mag 1995. Ayos. Number 6. As a fan, paano mo i-describe yung apat na ihed? Meron ka bang favorite sa kanila? Okay. Bawat isa sa kanila, iba-iba yung karakter pero iba rin yung pag-solid sila. Kaya nung nagkahiwaiwalay sila, kahit may banda, magaling yung mga banda pero hindi pa rin ako naging kasing solid na fan katulad ng naging solid fan ako ng E-Hits. Sobra. Yung lahat ng song hits kung pwede mong gupitin yung mga pictures, meron ako dating ganun. Yeah. Number 6, medyo related doon sa isang sagot mo na. Gaano ka ba ka-hardcore at ka-fanatic na Eraserheads fan? Alam ko dati meron akong tape ng na nirecord ko lang sa tugtog nila sa arts venue. Sa mga filler nila, pati yung mga ano nila, live nila sa radyo, mga RX concert series nila. Pag may guesting sila sa TV shows, yun, nanonood ako lagi. Yeah, sobrang. Okay, number 7. Ngayon na musikero ka na rin at part ng eksena, na-meet mo na ba, naka-hangout o nakatrabaho mo na ba kahit sino sa E-Heads? Naka-hangout dati si Marcus sa Teacher's Village tsaka sa Pangasinan ba? O, Pangasinan. Tapos si Sir Buddy, pag may isang gigang parokya na siya yung nag-base out of town, sumama rin ako. Madalas din makasama. Tapos si Sir Raymond sa mga tugtog, si Ellie sa mga tugtog din. Na may isang gig kami na tontuwa kami na pumunta sa kwarto namin, kasama namin sila Wendell. Yun. Kahit ngayon, starstruck pa rin kami. Okay, number 8. Bilang member ng Kamikaze,
na-cover niyo na ba ang kanta ng Eraserhead sa recording or sa live? Meron kaming kantang ginawa, yung... Eh, meron kaming kinover, yung Huling El Bimbo, na dapat kasama daw, dapat dun sa unang Ultra Electromagnetic Jam. Pero hindi naman, hindi kami nakasama. Pero meron kami naka-record na demo na El Bimbo. Ba? Neracist pala kayo dun, ha? Bigyan kitang kopya. Meron ba akong kopya ng El Bimbo ng kami kasi? Number... Wala ako, ah. Number 9. May cameo appearance ka dun sa Eraserhead Reunion Concert DVD. Kamusta naman yung experience na yan? Nakanood ka din ba ng final set? Final set, hindi ako nakapanood yung ano lang una. Iba rin yung una dahil yun yung first time na nakita namin sila magkakasama ulit. Muntik na akong maiyak. Tapos yung sa final set, pinanood ko na lang sa DVD. Tapos, wala, saya nun. DVD, wala naman DVD yan. Wala ba? GMA Pirate. Oh, yata. Sandali. Bakit ka nga ba hindi nanood? Wala kami makuha ng ticket. Hindi kami na binigyan ng ticket. Yung una kasi binigyan kami ng ticket ng VIP, pero nung pangalawa, wala. Nagsisi rin kami dahil ganda nung ginawa nila ng final set. Sila lang yung band ng Pinoy na kayang gumawa nun. Wala pang kayang gumawa nun ganun. Cool. Hey, last question. Last thoughts. Sa tingin mo ba dapat silang magbalikan for good at gumawa uli ng musika? O ox na yung paminsan-minsang reunions para sa legacy nila? Kung masaya sila, gawin nila. Kung gusto nila, maganda yung kung magbubuo sila. Pero kung hindi na naman din, kung papipilitin lang nila, sa akin, wag na. O, ang ganda na ng story nila. Dati nalungkot ako na ganun yung story ng pinakapaborito kong banda na ganun sila natapos magkakahiwalay. Pero nung ginawa nila yung concert, sila na yung pinakamagandang story ng banda na napanood namin. Yung nga, wala pang bandang pwedeng gumawa nun at wala na yata makakagawa nun. Yes. Yeah. All right, maraming salamat, thank Mr. Jay Contreras. Ito po si Skitso, nag-uulat mula sa Happy Box Headquarters, Azusa, California. Yeah. Natin tayo diyan. E-heads, long live yo, nigga. Yeah. Bye.